Ibibili ko ng isa, pareho. Kasi sa pag-ibang kulay, baka may ikita man ko isa, isang kulay. Kaya, binibili niya ng pareho. So, para wala yung ingit. So, yun po yung ating, ano, impulse ng ating puso. Yun ang ating damdamin na magkakaroon tayo ng ingit. Dahil nga po, baka gusto yung kamapit, sister. But, pumihina po yung boses ko pagka matatapos na. Dapat kayo ng korte, para hindi po kumakain ng mga tao itong anak. Pero kung talagang gusto nyo gano, eh, wala akong malayo. Yan po yung inyong impulse. Mga Pinoy, ayaw sa harapan eh. Gusto nyo sa likuran. Lalo na may hilig at tukin at magkamot at maraming ginagawa. So doon sila sa likuran. Ayaw nyo na po. Isama tayo. At naingin po ito, nagalit ang kanyang 10 matatandang kapatid. Dagdag pa rito ang kanyang panaginip na lalong nagbigay daan para malaki nila ng patayin si Jose. Alam niyo panaginip, ano? Alam niyo na nanginip ako, sabi ni Jose. Kayo daw ay yung sa akin. So, anong gagawin yung mga, ama, meron ka ng bagong palaban, napaborito ka ng tatay natin, tapos na nanginip ka pa na kami, ano, dulun sa'yo. O magpapaanggal sa'yo. So, nagalit sila. So yun po yung panaginip po ay galing sa Diyos. May mga panaginip ngayon na pangarap lang natin na nagkakaroon tayo ng tinatawag na subconscious na dumadami yung ating nakalagay sa likod ng ating utak at minsan napapanaginip naman natin na tayo yung maganda lalaki. Na parang tayo yung Sir Leonardo DiCaprio pag-isig natin, tayo pa rin. Kasi napalang natin yung Sir Leonardo DiCaprio. At naisip natin, sana gano'n na lang kaka-bogey, no? Isang araw, nangyari nga ang kanilang plano. Gusto nilang patayin si Jose. Naawa lang ang ibang kapatid, katulad po ni Huda, naawa si Huda. At ipinagpili na lamang ng 20 pinak sa mga nagdarang mga Midianitang traders na nagkataon patungo sa Egypt. Ipinagbili sa slave market kay Potiphar at si Jose ay 17 years old lang. Sabi po ng Genesis, yung kayo po may Biblia, Genesis chapter 39. Ito pong mababasa natin dyan sa Genesis chapter 39. Verse 1 to 6, pagdating sa Ehipto, si Jose ipinagbili ng mga Ismailita kay Potiphar, ang kapitan ng mga estado sa palasyo ng paraon. Buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, sumasakay na si Yahweh. Ano bang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ito ni Potiphar. Sa tuwa niya, ginawa niya ito katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, ipinagbala ni Yahweh ang buong sa bahay ni Potiphar dahil kay Jose. Umundan ang kanyang kabuhayan, binagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Tapos sabi ko sa ilanin, si Jose matipuno at makisig. 17 years old. Di ba, pag 17 years old kayo, maaaring mo kayo, napakaganda ng inyong katawan. Parang si brother, hindi naman kayo yung aking katawan. Ano ba? Kaya alam ko siya kami na, four times. Sa una, medyo mahirap. Sabi ko, may pag-asa ko ba itong katangan? Meron. So, naalala ko nung ako'y 17 years old. Hindi ko ako kasi, pwede ka ito yung aking katangan. May mga abs. So, wala pa na uso yung abs. Eh. Pero may mga abs after, may mga ganun ka rin. Kasi panahon na yun, panahon ni Bruce Lee. So, ginagaya po namin si Bruce Lee. Pag umaganun-ganun kami, tapos nagbabaras, ganun, nagbabasketball, takbo rin, takbo rin, tabling dito, sipa. Ngayon, wala na, di ba? Puro internet na kayo. Hindi pinabayaan ng Diyos si Jose. Ginawa siyang katiwala ng bantay, na ginawa siyang katiwala ni Potiphar. At pinagbintangan na gagahasain ang asawa ni Potiphar. So kaya po inilagay sa Biblia na itong si Jose ay matipuno dahil nakita natin na naakit yung asawa ni Potiphar.
Hindi natin alam ang dahilan.